Hello mga ka-TH, nandito naman tayo para may isishare po ako sa inyo may tungod sa ILRAD locator, no? So may mga ILRAD po tayo nakikita mga ka-TH na hindi siya umiikot, no? Kapag nasa point na sila, yung ILRAD nila ay nakaganyan lang, ba? Nakaganon lang. So, itong ILRAD po na ito mga ka-TH, na bago po ko na inbinto, umiikot siya kapag nasa load na kayo, nasa center point ng load na kayo, no? Diba? So, katulad nito, ito po yung ILRAD ko. No? So, before ko iisa-isa ko ito ipaliwanag sa inyo kung paano ko ito ginawa mga ka-TH. Mag-shoutout ako muna sa mga followers ko, no? Di ba sa mga bago kong mga subscribers, no? To this, no? Sa nagawa tayo ng metal detector, nagpapasalamat po ako doon, no? Sa dati kong video, na sa mga followers, lalo na sa mga subscribers ko, no? Ngayon mga ka-TH, no, yung subscribers natin ay naabot ng 2,010, no? So 2 days pa yung naghingi ako ng tulong sa inyo para malago yung itong channel na ito. So 2 days, no, ng abot og 2,000 G's, no? Maraming salamat po, no, sa mga sumusuporta. So sana tulungan niyo ako mapalago po yung itong channel na ito, no? So shout out muna sa lahat ng mga kaibigan ko diyan sa dito sa Tukuran, no? At sa Kabisayan, no? At saka Davao. At Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayon, may isishare ko ako sa inyo kung paano gumawa ng load. So, nag-invento ako, lalo-lalo na itong ILRAD na ito, na gusto ko nga yung magawa kong ILRAD ay umiikot. No? Umiikot. So, ito. So, ito. Ito na po yung aking bagong invento na ILRAD, no? Ito, tanggalin po natin para maisa-isa ko po sa inyo mapaliwanag kung paano po ko ito ginawa, no? Ito po. Ito. Dito mga ka-TH ay copper tube, oh, copper tube. So, dito nga side mga ka-TH, no? Dito nga side hanggang dito ay stainless, no? Stainless pure, no? Yung ang sukat ng stainless stainless mga ka-TH, hindi stainless tube, ha? Ay sing 5, no? 5 inches, no? Yung sukat niya. So, yung stainless bolt mga ka-TH, ha? Hindi stainless tube yung nilagay ko dito, no? Dito ang nilagay ko dito ay yung copper tube, no? So dito bolt na 516, no? 516 na bolt. So bumili ako ng copper tube na 38 para makasya po siya doon sa bolt, no? So ito na. So ito nilagyan ko ng bearing ito, 'di ba? Ang dumikit dito mga ka-TH ay bearing lang, no? Ang makadumikit sa magnet, no? So dito ay stainless telescopic ito. Ito po. Ito dito. So mahaba po itong stainless telescopic na po ito. Itong telescopic na ito mga ka-TH. So, nilagyan ko dito sa gitna ng copper tube, no? Lagyan ko dito ng sa gitna ng copper tube. Ayan.
bakit nilagyan ko dito ng kapertsob sa gitna, mga katiets, no? Para malakas siya humila, lalo na kapag may load doon sa area nyo, no? Dito nilagyan ko dito. So, yung load, mga katiets, ay dito po nilagay, oh. Dito. Dito po yung load niya. So, dito ay binalutan ko lang ng electrical tape, no? So, dito po yung load niya. Ngayon ko lang ito ginawa, mga katiets. Tapos, yung load, mga katiets, na sa dati kong video, yun ang nilagay ko dito, no? 49, tapos pabalik ay 47. So, ito na. Ito po yung ilrad po natin, no? Ito po. So, ang tanong, may lalagyan ba itong bala? Itong ilrad na ito, mga katiets, pwede na hindi mo ito lagyan ng bala, no? Kasi yung hanapin niya ay Goldman, di ba? So pwede na hindi ito lagyan ng bala. Kapag diamond yung hanapin niyo, mga katiets, pwede niyo hawakan yung diamond tapos ilokit niyo ng diamond doon sa area niyo. For example, ilagay po natin dito, no, sa ating handle, no, ginawa. Ilagay natin dito. Yan. For example, mga katiets, ito. Ito. Ilagay po natin dito. For example, mga katiets, ha. Dito po natin yan. Yan. 'Di ba? Tumuturo siya dito. Doon sa bracelet. No? Yan. Pero kapag may hindi gold yung hanapin niyo, mga katiets. For example, itong stick glue na ito. Hawakan lang yung itong isa na to. Tuturo siya, di ba? Try natin na. Hawakan ko lang. Yan. Di ba? Tuturo siya. So. Kapag hawakan ko ito, at saka ipaganon ko, umiikot siya. Yan. Umiikot siya. Yan. Pero kapag tatapakan ko ito, malakas yung ikot niya. Tapos, ito na. Tapakan ko. Siya lang umiikot para baka sabihin niyo na ginalaw ko yung aking kamay. Oh. Unting-unti siyang umiikot. Yan. Baka sabihin niyo na ginalaw ko, no, yung kamay ko. Siya lang mismo yung gumalaw. Siya lang mismo. Yan. Yan po yung ating ilrad, no? Kasi may nagawa po akong itong locator. May nagko-comment po, no? Na sinadya po raw paikutin. Ito. So, kapag gold, mga katiets, no? Ilagay lang po natin sa ating, tapos tatamakan po natin. Tapakan po natin, no?
ng protein. Yan. Pura. Pura sabihin nyo na hindi siya, hindi ko ginalaw yung aking kamay, no? Yan. Yan. Oops. Ito po yung ating hilrad, mga katetso. Yan. Yan. Madali lang ito gawin na, mga katetso. Madali lang ito gawin. So ito po, no, yung ilrad po natin. Kapag dito, okay naman siya, di ba? So kapag gumawa kayo ng ilrad na katulad dito, mga katets, kailangan may handle kayo, no? May handle kayo, magnetic wire, ito, tapos electrical tape, copper tube, stainless 304 na 516, 78 yung size ng stainless tube. So may grinder kayo, ito, saka glue gun, no, para makagawa kayo ng stainless ilrad, no, locator. So ngayon, mga katiit, yun lang yung i-share ko. Tapos bumili sa ako ng mga materials nito para mapa-tutor, magawa ako ng tutorial para makasundog kayo, no? So yan lang po, mga katiit. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong pagtitiwala po sa akin.